Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likonya at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya ay lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo,
Sumigaw sila sa wikang Likaonya. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nila si Zeus, si Bernabe, at si Hermes naman, si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng sasordote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumisigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito nung walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananilitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin ay nasa langit. Naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo. Pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kung hindi sa amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Pag-ibig. Pag-ibig po ang pinakatema ng ating ebanghelyo ngayon. Tatlong bagay. Una, kapag ikaw ay umiibig, marunong kang makinig at sumunod. Ang umiibig kay Kristo, ang ating pong Jesus Nazareno, ay mga taong marunong makinig sa utos niya. At ito ay kanya dapat isinasagawa. Hindi lang pakikinig, merong pagsasagawa. Nasasabi natin, madaling makinig ng salita ng Diyos, madaling gawin ang utos ng Diyos. Alam nating lahat yan. Pero, sa totoo lang, napakahirap nitong isinasagawa at tuparin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, nagiging madali ang sumunod, nagiging madali ang pakikinig kapag ang isang tao ay ating iniibig. Sa ating mga anak, patungo sa ating mga magulang, nakikinig tayo sa kanilang mga pangaral. Nakikinig tayo ng kanilang mga salita at ito ay ating isinasagawa at nagiging mabuti ang ating kinabukasan. Ang pinaka bottom line nun, kasi mahal natin sila. Ayaw natin na mabibigo sila sa atin. Ang sinumang tumutupad sa salita at utos ni Jesus ay kanya ding iniibig at iniibig din siya ng Ama. Pangalawa, kapag ikaw ay umiibig, ipinapakilala mo rin yung taong iniibig mo. Hindi mo to sinosolo, hindi mo to tinatago o ipinagdadamot sa iba. Yan ang tunay na pag-ibig. Iniibig ako ng taong ito, pero ipapakilala ko rin siya sa iba. Ganun ang pag-iibigan ng Diyos, Ama at ng Anak. Kaya si Kristo, sa tanang buhay niya, lantaran niyang ipinapakilala ang kanyang Ama.
Siyempre, proud na proud ka. Nagkaroon ka ng magulang na umiibig sa'yo. Natural, ipapakilala mo rin ang kabutihan at yung mga karanasan ng pag-ibig mo sa kanya. Ang isang taong nagmamahal, hindi niya pinagdadamot yung taong umiibig din sa kanya. Kasi gusto niya, eto yung karanasan ko ng pag-ibig sa taong ito, gusto ko, iibigin niya rin ng ibang tao. Iba naman ito pagdating sa asawa. Exclusive naman yun. Pero yung pag-ibig natin bilang Kristiyano, bila tayong mga magkakapatid na anak tayo ng Diyos at kapatid ni Kristo, ito yung tinutukoy ko. Ganoon ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang Ama, na mula sa simula pa, ipinapakilala niya, katulad ng sinabi ko kanina, at ang Ama, ipinakilala rin siya sa sangkatauhan. Kung paanong ang Diyos Ama na ito ay lantaran ding umiibig sa kanyang anak at sa sangkatauhan. Nung bininyagan si Kristo, bumuka yung langit, bumaba yung Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. Nung pagbabagong anyo ni Kristo sa tuktok ng bundok Tabor, ipinakilala rin siya ng kanyang Ama yung pag-iibigan ng magtatay na ito. Pangatlo at panghuli, kapag ikaw ay umiibig, hindi ka nang iiwan o nang aabandona ka ng mga taong iniibig mo. At hindi kailanman marunong mang-iwan si Kristo sa ere. Papalapit na tayo sa kapistahan ng pagpanik ni Kristo pabalik sa kanyang Ama. Pero yung narinig natin sa Ebanghelyo, eto na yon. Aalis man ako, pero hindi kayo maaabandona. Hindi ko kayo lilisanin. Meron at merong bababa at papalit at magpapatuloy ng aking misyon, ang Espiritu Santo. Tayo lang naman ang nangiiwan sa Diyos eh. Pasimba-simba tayo kapag nakakaranas tayo ng mga hinaharap natin mga problema. Pero kapag okay na lang na hindi magsimba. Tayo naman na nag-aabandona sa Diyos. Pero ang Diyos, mula pa sa Ebanghelyo nating kahapon, pinaparinig niya sa atin, ipinaparamdam niya, huwag kayong matatakot. Ipaghahanda ko kayo nang pupuntahan niyo rin balang araw. Kasama niyo ako hanggang sa dulo ng mundo. Isang assurance yon. At ang banal na Eucharistia na ating ipinagdiriwang, ito yung walang hanggang pananatili niya sa ating lahat. Ang kanyang banal na presensya sa anyo ng tinapay at alak. Isinasambulat niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig na hindi niya tayo iiwanan. Na ipinapakilala niya rin tayo sa kanyang Ama dahil balang araw yun din ang ating uuwian. Hindi marunong mang-iwan. Ganon ang pag-ibig. Kaya masasabi natin ang tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo na nabanggit ngayon at pinakilala ni Kristo sa ating Ebanghelyo ay perpektong larawan ng pag-iibigan. Modelo ng ating pag-ibig. Ang Ama, iniibig ang kanyang anak. Ang anak, ipinapakilala at iniibig ang kanyang Ama. At ang Espiritu Santo naman, ang siyang nagpapabanal sa pag-iibigan ng Ama at ng anak. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa naway makatagpo ng ganap na paggaling, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating lahat na personal na intensyon. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang pinangindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Hama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabyak puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaligtasan.
Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob alang-alang sa'yo. Alang-alang sa'yo. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.